Hello guys! Nandito ulit ang inyong kamurana. So ngayon guys, yung vlog natin ay about sa mga au pair na gusto pumunta dito sa Norway. O yung mga au pair natin na nasa Sweden or yung au pair natin na nasa labas ng Pilipinas. So a while ago, ayaw kasi magpa-expose ng friend ko sa camera. So, in-interview ko na lang siya and then nag-list na lang din ako na pwede or possible na maging question natin or para magkaroon lang tayo ng idea sa mga gustong yung ayaw pa muna mag-settle or else gustong lumipat dito sa Norway. So, pasensyahan nyo na lang yung maingay kong friend. Kaya katawagan kasi siya. So, ayan guys. So, yun. Sa mga gustong mag-au pair, so start natin sa requirements, no? Sa mga gustong mag-au pair going doon sa mga taga, kung ikaw ay galing Philippines na gustong mag-au pair dito sa Norway. So ito lang yung kailangan mo, make sure na 4 years course ka. So advantage mo ay 4 years course ka or graduate ka ng degree holder ka. So, advantage mo yan sa mga ilang au pair na hindi nakagraduate. So, may ganun din sila kahit pagdating sa educational background. And then, pangalawa, kung galing kang Philippines at 4 years degree holder ka, kailangan mo naman is ipa-red ribbon lahat ng documents mo, even the contract. Ben, kailangan ba ng certificate dito, papunta ng Norway? Certificate. Birth certificate, hindi. O contract lang and agreements ang pwede, ang dapat ipa-red ribbon. Ayun lang, hindi na kailangan ng birth certificate. Diploma. Hanapin niya sa pag-apply mo. Ah, okay. So, yun guys. So, kapag degree holder ka, hahanapin lang daw yung diploma mo. Pero, no need mo na siya ipa-red ribbon. Pero, yung ilang documents na tulad ng agreement, contract, yun, kailangan mo siyang ipa-red ribbon if ever nagaling ka naman Philippines. And then, kung galing ka naman sa, let's say, sa Sweden and DK at gusto mo mag-Norway. So, yung mga iba na nagtatanong kung kailangan pa daw nila mag-under CFO, no need naman. Pero kapag uuwi ka ng Philippines at hindi ka nag-CFO, dun, pwede ka, kailangan mo mag-under ng CFO. O, iniulit ko ha, pag galing ka na dito sa Europe at gusto mo lumipat dito sa Norway, hindi mo kailangan mag-under ng CFO. Pero, kung uuwi ka ng Pilipinas para magbakasyon at gusto mong bumalik dito sa Norway, yun, kailangan mo mag under ng CFO. And then, next is, ano pa ba mga question natin? So, malinaw ba? So, yun. Then, yung maximum oras dito, same lang din tulad sa Sweden, 5 hours. 5 hours, 25 hours, or 25 to 30 hours a week. So, kapag lumalagpas kayo doon at hindi kayo binabayaran ng host ninyo, pwede kayo magreklamo at mag-change host. Same din ng sa Sweden, pwede nyo yung gawin dito kapag inaabuso kayo. Pero, hindi naman totally guarantee. Pero, mostly kasi ng Norwegian is very nice person, very welcome pagdating sa mga bisita. At eto, very ano sila, parang friendly sila. So yun, nagpapa sleepover sila. So yun yung advantage. And then pagdating naman sa, let's say, ito yung technique guys. Kapag naman pala kayo ay, let's say, nasa Sweden or nandito na kayo sa Europe, kailangan ninyong gawin at kapag hindi kayo 4 years course, paano yun pagkat, ano, syempre marami sa atin na kapwa nating au pair na hindi 4 years course pero gustong mag-Sweden,
pwede naman, hindi naman pin, yun nga, mahigpit sila pagdating sa educational background. Kapag hindi kayo 4 years course at nasa Sweden kayo or nasa around the Europe kayo, guys, hanggat maaari, maaga mag-apply. Let's say six months na lang yung visa ninyo, pwede na kayo mag-apply, maghanap ng host. Kasi same process din, ipapasa nyo yung requirements sa kanila, yung PIN card, yung mga, ano man ang hingin sa inyo ng host ninyo para ipasa sa immigration, ibigay ninyo. Maganda kasi guys, para alam ninyo kung ma-approve kayo o hindi. Kasi let's say, kapag 1 hour, ay pagkat 1 month na lang yung visa nyo, tapos hindi naman kayo 4 years course, mas mahirap kasi mostly hindi siya na-approve. So, masasayang. Kasi guys, kapag pumunta kayo dito, let's say, pumunta kayo dito, hindi pa naman approve yung paper ninyo at hindi kayo 4 years course, pwede kayo mapauwi sa Pilipinas kasi illegal yun. Hindi po pwede yun. Okay? So, yun. Advantage mo na kung ikaw ay 4 years course. Pwede ka dito mag-work sa Norway. And then, pagdating po sa sahod, ang sahod dito, ang pinakamababa daw, halos pinaka-minimum is 5,900. Wala pa po yung tax doon. So, ang tax dito ay nasa 23%. So, i-multiply mo yun. So, matitira sa iyo is 4,600. Pero, depende po yan sa host. So, may ibang host na nagbabayad. Sila ang nagbabayad ng tax. May iba naman, obligation ng, dahil since obligation siya ng au-pair, sila au-pair ang nagbabayad ng tax. Yun. Then, so, yun guys. So, at saka, may mga nagsasabi na mas malaki ang allowance ng Norway kumpara sa lahat ng au-pair. Nagkakamali kayo. Sabi ng friend ko, hindi daw umaabot ng 40,000 ang allowance dito sa Norway. Yes, dahil 5,900 Norwegian money minus a tax, which is 23%. So, para sa money is 1,300 Swedish money yung tax mo, so minus yun, so 4,600. So yun, tapos i-multiply mo siya sa palitan, depende pa rin sa palitan. So mostly ang palitan ay 5.25, 5.31. So yun. So, malinis doon ay nasa siguro kulang-kulang 25,000 Philippines money. So, yun yung naiuwi ng mga au-pair dito sa Norway. So, yun. So, malinaw na hindi halos nagkakalayo ang allowance ng Sweden dito sa Norway. So, yun. Kung sabi ng friend ko, mas malaki daw sa DK, Denmark. So, yun mamaya. Gagawa ulit kami ng video para naman sa mga gustong pumunta naman ng Denmark. So, ang kagandahan lang dito sa Norway, yon maganda yung mostly mababait yung host, tapos murang bigas, pero ang medyo dismayado kami dito sa Norway. Sobrang mahal ng bilihin, guys. Sobra. Times 3 ng Sweden ang mga bilihin dito. Yes, sobrang mahal. Yun. Bigas lang ang mura. Kaya kapag bibili kayo bigas dito, kayo dumayo. Kasi masarap ang bigas tas mura. So, yun, guys. Sana nakatulong ang vlog na to. Nakatulong ang vlog na to, guys, para malinawan ang lahat ng au-pair natin dyan. Then, mayroon pa ako narinig na mahirap daw dito sa Norway. Depende pa rin yan, guys. Lahat tayo nakakarinig sa mga fellow au-pair natin na inaabuso ng mga host nila. May ibang host na mabait, may ibang host na hindi.
Pero kapag inaabuso kayo, pwede kayo magreklamo, pwede nyo kausapin ang host ninyo. Yun, idaanin nyo sa mabuting usapan para hindi walang naaabuso. Kasi kapag the more na nagpapaabuso kayo, the more silang i-take advantage yung ginagawa nila. Ginagawa ng mga ganung bagay, I mean. So, yun, guys, 5 hours a day, 25 to 30 hours a week. So, pag lumagpas kayo doon, magreklamo na kayo. Pwede kayo mag-change host. So, hindi naman ganun kahirap din ang trabaho. Kaparas lang din natin sa Sweden. Ganun din. So, yun, sana nakatulong ang vlog na to sa inyo na gustong magpunta dito sa Norway as an au pair. So, yun lang, guys. Salamat ng marami. And Merry Christmas and manigong bagong taon. So, yun, guys. Pag gusto mong magbakasyon naman pala dito, huwag kayo pupunta ng Pasko. Sarado sila until 26. So, wala masyadong bukas na establishment. So, yun lang, guys. And lagi nyo tatandaan, nandito lang yung Kamorena. Bye! See you on my next video!